Off cam po ito direct, si alias Charlene na lang at alias Fek, para humingin ng tulong na makuha yung kanyang anak mula sa kanyang kinakasama. Actually, kambal ito na 2 years old. Tama po ba? Sige po, ma'am, pakikwento. Ganda nga po po. Mag-ina ho kayo. Okay. Siyempre, alias nga, ibigay natin. Si yung mother na lang ng bata, si alias Faye. Alright. So, yung pong inyong anak ay anduno sa Bienan? Opo. Alright. Kasal ho kayo nung... Hindi po, promise. Okay, boyfriend niyo. Opo. Tapos, 2 years old po yung kambal. Opo. Right. Ngayon, ayaw po ibigay ng Bienan? Opo. Ayaw po nalang ibigay sa akin. Bakit daw ho? Ba't? Kasi daw po, sasaktan ko lang daw po. Sasaktan nyo lang? Uy, balto sa ating pagkapaliwanag sa inyo. Si Miss Gina, yung Bienan, means, kausapin mo na. Ayan, Ma'am Gina, magandang hapon po sa inyo. Lola Gina. Magandang hapon, Lola Gina. Line 2, magandang hapon po sa inyo. Okay po. Bienan, opo. Ma'am, live po tayo sa Action TV at Radio 5. Ninya Taduran, kasama po ako ni Idol Rafi Tulfo. Andito po, ma'am, si alias Fe na lamang po, ma'am. At yun nga po, ayaw nyo raw pong isoli na or ibalik yung kanya pong kambal na anak. Ay, ma'am, sa totoo lang, ma'am, ang sabi ko sa kanya, ma'am, hindi ko pinagdamot yung bata kasi sabi ko, kung pwede, tag-isa tayo, tapos by monthly, magpalitan kami. Ayun ang sabi namin, ma'am, hindi namin pinagdamot yung bata kasi pariho lang naman kami, ma'am, na sa akin lumaki yung bata, ma'am, hindi sa kanila. Ako lahat ang nagsuporta niyan, pati pag sinaktan niya lahat, ma'am, nandito lahat ang ebidensya kung anong nangyari sa bata na siya ang humawak. Okay, Ma'am Gina, si Rafi Tulfo po, Ma'am Gina. Nasaan po yung anak ninyo? Nandito po sa poder ko, sir, kasi kinuha ko sa kanila, sir. Okay. Kasi ang pangalawang tanong ko po, may trabaho ba yung anak nyo? Mayroon po, nasa MacDo po. Nasa MacDo siya, okay. Now, hindi ho kasal yung inyo pong anak dito? Ay, hindi po, sir. Okay. Hindi okay. Po, sir. Na, pangatlo, and very, very important, kung ganun, yes. Nasa batas po natin na kapag below 7 years old, ano po, at magkahiwalay okay. Na po yung tati at nanay, mapupunta opo. Po sa nanay yan. Opo. Okay. Mas may karapatan po yung nanay kaysa po sa lola. In this case, opo. Kayo po ay lola o Bienan, uunahin po yung karapatan ng nanay na si alias Faye. Alright? So, yes po. So, dapat po, ma'am, para hindi na po kayo makasuhan, matanda na ho kayo, kayo po pupunta-punta pa sa korte at pag binalas kayo, pakukulong pa kayo, i-turn over nyo na lang po ng matiwasay yung pong kambal. Pwede po ba? Ay, sir, pwede pang mag-request. Hindi ba pwedeng maghiram-hiraman? Hindi naman sila totally ma'am, hindi na... Ma'am, hindi naman po laruan yung bata. Tao po yan para sabihin yung hiram-hiraman. Hindi ba, sir? Kasi halimbawa, monthly sa amin, next month, doon sa kanila. Yung ganun, sir ba? Kasi simple. Ma'am, pagdating dyan sa hiram-hiraman na sinasabi ninyo, yan po ay sigon sa kagustuhan po nung nanay. Of course, sa dila, with the supervision of the DSWD. Kung papayag po si nanay sa ganung arrangement, yung mother, then, sige, magkakaroon po kayo ng agreement at witness po yung DSWD. Hindi po yung pwedeng kayo lang po ang magde-decide. Gusto ko ito sapagkat ako ay lola at Bienan ako, hiram-hiramin ko to. Anytime I want, mamahiram ko to. Hindi po ganun ang sistema. Tulad na sinabi ko po, ma'am, para hindi na ho kayo maabala pa at minalas-malas kayo at baka makulong pa ho kayo, ibigay nyo na lang po yung mga bata sa nanay. At kayo na lang po ang pwedeng, kung gusto nyo, kung papayag po yung mother, kayo na lang po ang dadalaw-dalaw dun sa apo ninyo. As opposed to, yung bata po parang laruan na hiram-hiraman, hiramin mo ngayon, hiramin mo bukas, hindi yung maganda pakinggan, masakit sa tenga. Okay, ma'am? Okay po. Eto, ma'am, para kayo po ay maging kampante dun sa mga sinabi ko at kayo po ay maniniwala na yung sinasabi ko po ay pawang katotohanan lamang, Mrs. Leonor de Guzman, yes, MSWD. Yes, sir. Magandang hapon. 2 years old po yung bata. Yes. Di ho ba? Nagkahiwalay na po yung tatay, nanay, at lalo pat hindi kasal. Dapat ho ba, di ba ho ba dapat sa nanay? Yes,
po, dapat po na ang pangangalaga ng bata ay nasa sa nanay po. At yung sinasabi po nung lola, yung Bienan na hilaw, eh hiram-hiramin, sabi ko, bawal yan. Pero kung gusto nung nanay na ipahiram sa Bienan, nasa nanay yon with the supervision of DSWD or in this case MSWD, tama ho? Yes po sir, mag-uusap po dito kung magkakaroon ng kasunduan, magkakaroon po kami ng dokumento para pirmahan po namin. At kami po ang lalabas na witness at monitor po namin ang bata. Correct. Pero bago ang lahat, mapupunta muna sa nanay yung kustudiya, tama ho, madam? Yes po. Para po hindi na po magkaroon ng malaking problema, kailangan po eh maiayos natin na maibigay sa nanay ang dalawang bata, ang kambal na bata. Well said. Excuse me mo, Madam Leonardo. So, Ma'am Gina. Ma'am Gina. Kasi po, sinaktan kasi niya po yun. Ma'am Gina, ma'am, hindi natin pag-usapan sinaktan ko ano pa man. Basta't bukas, ma'am, pupunta kami dyan, kasama po yung mother, kasama po yung MSWD, kasama po yung barangay, at kasama po yung ating PNP, Women's and Children's Desk, para kunin na po yung bata. Pag pumalag po kayo, makakasuhan po kayo at pwede po kayo makulong. Ma'am Gina. Okay po. Sige, bukas po mama, pupunta kami. Dadaan tayo sa proseso, wag po kayo matakot, wag kayo mag-alala, kasama po yung mga kinaukulan. Anytime po, kahit ngayon na po, kunin nyo na, okay na. Ah, sige. Salamat po Madam Gina, magandang hapon po ma'am. Magandang hapon. Mrs. De Guzman, pupunta po kami bukas dyan, or siguro gusto nyo ngayon na? Okay, hingin po namin ng tulong nyo. Ma'am Leonor. Yes po, sir. Salamat po Madam Leonor, thank you. Po, sir. Thank you po. Punta po kayo doon kay Odette. Sino ba sasama sa kanila? Si Jana. Jana, para masunod niyo na po yung anak niyo. Okay? Ah, sige po. Maraming salamat. Thank you po. Alright. At buti na lang, okay naman kay Ma'am Gina agad. Okay naman. Dapat lang naman talaga. Napakaganda yung batas na ito. Yung 7 years old and below, dapat sa nanay. Napakagandang batas. Sinasaluduhan natin yung batas na yan. Kung sino may otro niyan, may panukala niyan. Magaling yung nag-isip niyan. Hindi katulad nung juvenile justice system law. Na hanggang ngayon dapat ata talaga baguhin na rin. Ang daming talagang pwede nang baguhin, Idol. Actually, yun ang isa ata sa mga agenda rin ng Duterte administration. Na yung mga hindi na applicable. Hindi na applicable. Pero itong 7 years and below, dapat sa nanay, yun naman talaga. Oo. Tatay din ho ako. Pero ang stand ko, kapag nagkahiwala yung lalaki at babae, especially pag minor, dapat talaga sa nanay. Okay. Dapat lang talaga. Yes. Napakagandang batas. Alright. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.